Una sa lahat, mga Pilipinong marine scientists sakay ng rubber boat papuntang Sabina Shoal, pinalibutan at ginitgit ng China Coast Guard. Habang sa Ayungin Shoal naman, medical evacuation sa isang may sakit na sundalo, hinarang at binangga din ng China Coast Guard. Tinawag yan na barbaric at hindi makatao ng PCG. Ang buong detalye sa kaliwat ka ng harassment na yan ng China, abangan, maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa frontline, tonight! Pogo Hub sa Porac, Pampanga, muling ni-raid kanina matapos mailabas ang bagong search warrant. Isa pang Chinese na tadtad ng pasa at ilang araw nang hindi pinapakain, nasagip. Banban Mayor Alice Go, iimbestigahan na ng BIR sa gitna ng milyon-milyong pisong halaga ng kanyang mga ari-arian. Lahar mula sa Bulkan Canlaon muling rumagasa at namerwisyo sa mga residente kasunod ng malakas na ulan. Illegal logging, sinisisi sa nangyari. Tatlong araw na tigil pasada itutuloy ng grupong manibela simula sa Lunes. Tambal mula sa Davao del Norte na magkadikit at nagahati lang sa iisang atay. Matagumpay na napaghiwalay sa Saudi Arabia. At sa showbiz tonight, Annabel Rama, may pinatatamaan nga ba sa post niya tungkol sa Barbie doll at sa horror movie karakter na si Chucky? Narang at ginitgit ng China Coast Guard ang mga Pilipinong marine scientist habang papunta sa Sabina Shoal. Sa kabila ng panibagong harassment ng China, narating pa rin ng mga eksperto ang bahura kung saan nakita nila ang mga patay na corals. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear with us. Sa kabila ng mga babalangyan ng Philippine Coast Guard, ginitgit pa rin ang inflatable boat ng China Coast Guard ang rubber boat kung saan nakasakay ang mga Pilipinong marine scientists sa Sabina Shoal nitong Martes. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. Nagtungo sa Sabina Shoal ang mga Pinoy scientists mula sa University of the Philippines para magsagawa ng marine scientific research. Pero habang papunta sa diving site, hinarang at pilit silang tinaboy ng China Coast Guard. Inilabas din ng China ang kanilang hovercraft. Ayon sa ating Coast Guard, bantay sarado ng mga barko ng China ang paligid ng Sabina Shoal. Bago pa nga makalapit sa lokasyon ng PCG, binuntutan na agad ng China Coast Guard vessel ang BRP Magbanua at BRP Cabra. At habang nagsasagawa ng research activity sa lugar, nagsagawa rin ng amphibious drill ang China na malinaw na illegal ayon sa PCG. Bago pa sila nag-abiso sa atin na magkakandak sila ng amphibious operation, na i-deploy na nila yung sarili nilang hovercraft. And then secondly, it is also worth mentioning again, no, that for China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone, is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise that they are conducting while at the same time we are doing a marine scientific research. Sa kabila ng mga pangharas ng China, itinuloy pa rin ng mga Pinoy scientists ang kanilang misyon sa Sabina Shoal. Dito na nila natuklasan ang mga patay at namumuting corals. What we found the first day ay extensive na masyado yung bleaching to the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals and iba-ibang stages ng pagkamatay. That's really an ecological disaster for Skoda. And if that happens across all the West Philippine Sea, kasi naalala nyo naman na pumunta rin kami sa Pag-asa and we saw a lot of degradation din.
mataas din na pagkamatay ng mga corals, no? May mga nakita ring bakas ng ilegal na aktibidad ng China sa ilalim ng dagat. May mga hukay na parang hinukay yung mga patay na corals, not even live corals. Makikita mo malalaking mga hukay na ngayon na-exposed, I think, some kind of human activities. But this could be related to the Chinese research. Pangamba ng PCG, baka maapektuhan ng mga aktibidad na ito ng China ang buong marine biodiversity sa West Philippine Sea. Plano ngayong sundan ng research at monitoring activity para mapag-aralan kung paano maisasalba ang mga coral sa ating karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bago ang panggigit-git na yan ng China sa Sabina Shoal, hinarang at binanggari ng China Coast Guard ang medical evacuation para sa isang Pilipinong sundalong may sakit sa Ayungin Shoal. Tinawag yang barbaric at hindi makatao ng Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Camille Samonte. Kuha ang video na ito ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal. Sakay ng speedboat, magsasagawa dapat sila ng medical evacuation sa isang sundalong Pinoy na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. May sakit ang naturang sundalo. Pero habang papunta sa BRP Sierra Madre para sunduin ang sundalo, bigla silang hinarang at pinalibutan ng mga rubber boat ng China. We're going to medevac some personnel. Naitaboy naman ng PCG ang rubber boat ng China. Second attempt, mabigit kami. Pero may ibang Chinese vessel at speedboat pa palang nakaabang. Nakipagpatintero pa ang ating Coast Guard bago tuluyang nalusutan ang barikada ng mga Chinese vessel. Hanggang sa nakalapit ang ating speedboat sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na Pilipinong sundalo. Pero habang nililikas ang sundalo, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Inabot ng isa't kalahating oras bago nadala ang sundalo sa Palawan kung saan siya dinala sa ospital. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Nangyari yan sa parehong araw kung kailan inagaw ng China ang supply ng pagkain at gamot na ihahatid dapat sa mga Pilipinong nasa BRP Sierra Madre. It just goes to show, no, na whether it's just an ordinary resupply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration, dahil this is a humanitarian mission. And yet, they still didn't at least ease the tension, no, in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan daw nila ang medical evacuation. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente na nating okupahin ang Ayungin Shoal. Kinundin na naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong pangaharas ng China. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, walang puso at walang pakialam ang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert E. Barbers, mas masahol pa ito sa mga illegal na pangwa-water cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Para naman sa isang security analyst, posibleng maging ugat ang insidenteng ito ng mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. As long as the China party and of course yung Philippine government will have different narratives, different strategies, patuloy talaga itong aggression in the West Philippine Sea. At ang question doon is how far the U.S. will support us if in case there is the invocation of the mutual defense treaty. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, muling umagos ang lahar mula sa Bulkang Canlaon at namerwisyo sa mga residente. Illegal logging ang sinisisi sa pagragasa ng lahar sa maraming bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mas kusog ni Guru Ay! Biglang rumagasa ang lahar sa Padudusan Falls, Canlaon City, Negros Oriental kaninang alas 3 ng hapon.
kasabay ng buhos ng ulan ang mabilis na pag-agos ng tubig na may kasamang putik. Sa barangay Kabakungan sa La Castellana, Negros Occidental naman, kasamang inanod ng lahar ang mga sanga ng puno. Bago ang panibagong lahar flow kaninang hapon, nagmistulang ghost town ng mga lugar sa La Castellana. Balot ng abo at putik ang mga bahay dahil sa pagputok ng bulkan Canlaolong Lunes. Sa barangay Biak na Bato, abandonado na ang karamihan sa mga bahay. 500 residente ang inilikas dito at nananatili ngayon sa mga evacuation center. May ilan naman na umuwi para maglinis. Gamit ang pala, mano-manong inaalis ng ilang residente ang lahar palabas ng mga bahay. Yun ang problema namin kasi pag tumigas to, mahirapan na kami. Sa datos ng FIVOX, 8 barangay sa La Castellana ang pasok sa lahar-prone areas. Sinisisi ng local government unit ang mga illegal logging operations sa Mount Canlaon kaya umabot sa mga bahay ang lahar. Hindi raw aabuti ng lahar ang mga residente kung hindi inanod ang mga putol na troso at bumara sa mga ilog at creek. Bago ang panibagong pagragasa ng lahar kanina, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang La Castellana LGU sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Kabilang dyan ang 6 pang barangay. Hindi tayo makapagsabi na walang activity yung Mount Canlaon. That is why para na lang sa safety ng ating mga residente doon sa upper barangays, which is nakikita namin na yun talaga yung mga directly na maapektuhan if in case mag-escalate yung alert level or activity ng Mount Canlaon. Pero may mga residenteng nagmatigas dumikas. Andiyan naman si Lord, hindi naman kami pababayaan. Dahil din sa lahar, 3 sa 10 bayan at lungsod sa paligid ng bulkan ang walang malinis na tubig. Kontaminado na ng lahar ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Canlaon City, La Carlota City at La Castellana. Sa sektor naman ng agrikultura, aabot na sa halos 10 milyong piso ang pinsala ng pagputok ng Canlaon. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na nakahanda na ang ayuda para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ngayong opisyal nang idineklara ng PAGASA na tapos na ang matinding tagtuyot o El Nino, dapat naman nating paghandaan ang La Nina. Ayon sa PAGASA, malaki ang tsansang magsimula sa Hulyo ang La Nina, kung saan mas matindi ang mga bagyo at pagbaha. Sa ngayon, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat. Ayon sa Metro Weather, posible ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa tanghali, sa Lawag, Vigan, Apayao at ilang bahagi ng Central Luzon. Malakas na ulan naman ang posibleng maranasan sa Oriental Mindoro, habang mahihinang ulan naman ang mararanasan sa Calabarzon at Bicol Region. May chance ring umulan sa Metro Manila mula umaga hanggang gabi. Posible rin ang mahihinang pag-ulan sa Palawan, habang may localized thunderstorms naman sa Aklan, Antique, Negros at Samar. Gayun din sa Misamis Occidental, Cagayan de Oro, Cotabato at ilang lugar sa Caraga Region. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga residente sa mga bagyo, lalo na ngayong nagbabadya ang La Nina. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Dapat paghandaan ng mabuti ng pamahalaan ang tag-ulan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Legazpi City sa Albay, kung saan namahagi rin ang Pangulo ng financial assistance sa mga magsasaka at maingistang naapektuhan ng nagdaang El Nino. Karaniwang dinadaanan ng bagyo ang Bicol Region, kaya inatasan na ng Pangulo ang mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno sa Region 5 na suriin at tiyaking maayos ang mga plano't paghahanda para sa mga posibleng tumamang kalamidad. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Sa bahagi naman po ng pamahalaan, patuloy kaming magsusubaybay at nakaagapay sa inyo.
Nauna na rin ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na agad tapusin ang mga natitira pang flood control projects sa Bicol River para maibsan ang pagbaha na posibleng idulot ng nagbabadyang La Niña. Kaugnay naman sa epekto ng nakaraang El Nino, 80,000 pamilya sa higit 900 barangay sa Kabikulan ang labis na naapektuhan. Nasa higit 500 bilyong piso naman ang nalugi sa mga magsasaka sa rehiyon. Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga nakalinyang proyekto rito, kabilang na ang siyam na farm-to-market roads na ipapagawa sa Bicol Region. Pinaparami rin daw ang mga pantalan para mapabilis ang pagbiyahe ng mga agricultural products. Nakikita namin ang lagay ng ating mga magsasaka kung minsan ay na yung kung ano man ang kikitain sana ng ating mga magsasaka ay nauubos dahil napakamahal para ilipat yung inyong produkto at dadalhin sa merkado. Mula sa maliliit na bayan ay kaya na natin doon na isakay sa barko at diretso na napupuntahan kung saan man ang merkado ng inyong mga agricultural product. Pinangunahan din kanina ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa libo-libong agrarian reform beneficiaries sa Pili, Camarines Sur. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosecon, News 5. Kasado na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela sa susunod na linggo. Ayon sa manibela, nasa 100 mga tsuper ang sasali sa transport strike na magsisimula sa Lunes, June 10 hanggang Miyerkules, June 12. Bukod sa tigil pasada, may isasagawa ring kilos protesta ang grupo sa Menjola sa Maynila. Git ng manibela, pabor sila sa modernisasyon ng mga jeep pero kontra umano sila sa consolidation o pagbuo at pagsali sa mga kooperatiba. Idinadaing din ng grupo ang anilay pagbabaklas ng MMDA ng plaka ng mga jeep na hindi pa consolidated. Kami nga po, nakapag-modernize na kami ng isang dalawa na unit na galing po sa amin mismo yung prototype. Ibig sabihin po, sumusunod kami. Huwag lamang po ditong ipilit sana yung consolidation. Kaya naman po mag-modernize. Hindi naman daw sasali sa tigil pasada ang grupong piston. Pero may ikinakasasilang kilos protesta sa Korte Suprema sa Martes. Kakalampagin raw ng grupo ang Supreme Court para madaliin ang paglabas ng temporary restraining order laban sa PUV Modernization Program. Giit ng piston, labag sa batas ang programa at hindi umano ito ang sagot sa problema sa pampublikong transportasyon. Kung hindi sila magbababa ng TRO, papaano pa itong mga mapipending o itong mga mawawala ng hanap buhay? Paano pa itong hindi makalabas at nag-announce na sila next week huhulihin daw yung mga unconsolidated? Ito naman, good news para sa ating mga motorista. May nakaambang kasing big time rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, bababa ng hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Hanggang 90 centavos naman ang bawas presyo sa gasolina. Ang rollback ay bunsod umano ng pagbaba ng demand at pagtaas ng produksyon ng krudo sa Amerika. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling pinasok ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga matapos makakuha ng bagong search warrant. Umabot na sa 159 na dayuhan ang nasa gipsa raid. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Winasak ng mga pulis ang pinto ng kwartong ito sa pagpapatuloy ng raid sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May narinig daw kasi silang nagpapasaklolo mula sa loob. Nang tuluyang masira ang pinto, tumambat ang isang Chinese national. He said it has been like 3 to 4 days. Nadagdag siya sa 158 na sagip nitong Miyerkules. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, apat sa mga nasagip na dayuhan dumanas umano ng torture. Pilit din daw silang pinapagawa ng iba't ibang uri ng pambubudol. Tinotorture po sila kapag they are unable to meet
their quota, so to speak. At saka pag may mga infraction, kapag may mga pagkakamali sila doon sa mga rules ng mga scam farms, binubugbog po talaga sila. Mag-aalas stress nga ng hapon nang muling pasukin itong ni-raid na Pogo. At sa tulong ng isang Chinese interpreter ay muling nililibot itong Pogo establishment para tignan pa kung may mga tao pa ba dito sa loob ng naturang establishmento. Eksklusibo ring nakita ng News 5 ang tunnel na ito sa gitna ng bakanteng lote sa mga Pogo building. Nakatakda itong pasukin bukas ng mga otoridad para malaman kung saan ginagamit ang naturang tunnel. Isa muna sa mahigit 40 gusali ang pinasok kanina ng PAOK kasama ang mga pulis matapos ilabas ang bagong search warrant. Wala namang bagong nakitang Pogo worker sa loob, kundi mga pinagkainan at naiwang magugulong higaan lamang ang tumambat sa mga otoridad. Itutuloy bukas ang paghahalughog. Matatanda ang nahinto ang muling pagsalakay sa naturang Pogo Hub matapos bawiin ang korte sa Bulacan ang nauna nitong nilabas na search warrant. Hindi raw kasi nakalagay kung ano ang mga saklaw nito. Kami po ay nalungkot, na frustrate, na disappoint. But then again, as we are all co-equal branches of government, the executive, the legislative, and the judiciary, we being part of the executive department, executive branch, we defer to the wisdom of the Honorable Court. Pinaimbisigahan na rin ng Korte Suprema sa Office of the Court Administrator ang tunay na nangyari. Sisilipin din daw ng kataas-taasang hukuman ang alegasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng may galamay na ang mga Pogo sa hudikatura. Kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. Binisita naman ng News 5 ang munisipyo ng Porac. Napag-alaman naming mag-iisang linggo nang wala sa opisina ang alkalde ng bayan. May dinaluhan daw itong seminar sa Boracay. Wala rin ang head ng Business Permit and Licensing Office ng bayan para kumpirmahin kung may mga legal na dokumento ang mga Pogo sa kanilang lugar. Posibleng maharap sa kasong tax evasion si suspended Bamban Mayor Alice Go sa ginagawang investigasyon ng BIR sa kanyang mga ari-arian. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sasali na rin sa investigasyon kay suspended Bamban Mayor Alice Go ang Bureau of Internal Revenue. Inatasan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang ahensya na makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Sisilipin nilang record ng suspendidong alkalde at iba pang individual at kumpanya kaugnay ng umano'y questionableng yaman ni Go. Tiniyak ni Lumagi na masusunod ang due process. Pero kung mapatunayan umanong hindi tugma ang idineklarang yaman ni Go, mahaharap siya sa reklamo ng tax evasion. Wala pang komento ang kampo ni Go kaugnay sa gagawing investigasyon ng BIR. Pero una nang iginiit ng alkalde na bunga ng mga lehitimong negosyo ang kanyang mga ari-arian. Base sa huling statements of assets, liabilities, and net worth o SALE ni Go noong 2023, aabot sa mahigit 367 million pesos ang mga ari-arian at utang niya noong nakaraang taon. Kasama riyan ang siyam na properties sa Bulacan at Tarlac, mga dump truck, alahas, shares sa ilang kumpanya, pati ng helicopter na naibenta na raw niya sa isang British company. Kahapon, dumulog sa Office of the Ombudsman ang legal team ni Mayor Go para iapila ang 6 preventive suspension laban sa alkalde. Inilabas ito ng ombudsman para hindi maimpluwensyahan ni Go ang investigasyon sa umano'y pagkakadawit niya sa Pogo operation sa Bamban. Dito rin sinabi ng kampo ni Go na bahagi ng perang ipinambili noon sa helicopter ay galing sa ama ng alkalde na may pabrika raw sa China. Handa raw silang magsampa ng cyber libel case laban sa mga nagdadawit kay Go sa money laundering. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pag-atake ng isang lalaking nambasag ng bintana ng isang van sa Baguio City sa kuha ng CCTV. Makikita ang lalaking lumapit sa isang nakaparadang van. Maya-maya, bigla na lang nitong pinaghahampas ang bintana ng sasakyan. Bandang huli, naglakad lang palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Hinahanap pa ng mga pulis ang sospek at inaalam ang kanyang motibo. Wala namang ibinigay na detalye ang Baguio City Police kung may nawalang gamit sa van. Hinihintay din kung magsasampan ng reklamo ang may-ari ng naturang sasakyan.
Magandang regalo bago magpasko para sa mga taga-South. Ang bubuksang limang bagong estasyon sa LRT 1 Cavite Extension Project. Mas bibilis na ang biyahe, tipid pa sa pamasahe. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Bubuksan na ang limang bagong estasyon ng LRT Line 1 sa huling quarter ng taon. Bahagi yan ng LRT Line 1 Cavite Extension Project ng Department of Transportation o DOTR. Mula Baclaran Station, karugtong na ang Redemptory Station, MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos o Sukat. Kapag nagsimula na ang operasyon, tinatayang nasa 50,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng proyekto. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, maraming estudyante mula Paranaque, papuntang Recto at University Belt ang may kinabang dito. Mas mapadali na rin para sa mga taga-South ang pagpunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Tipid pa sa pasahe. 13 pesos and 29 centavos ang boarding fee at 1 peso and 21 centavos ang dagdag kada kilometro. Kung manggagaling sa Baclaran hanggang Dr. Santos Station, 25 pesos ang pasahe. Kung end-to-end naman ang biyahe mula FPJ hanggang Dr. Santos Station, 45 pesos ang babayaran. Bukod sa mas mabilis na biyahe, malaking tulong din daw ito para mapagaan ang daloy ng trapiko. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles. No? So that will really contribute to solving some of the traffic problems. May mga kasunod pa raw na estasyon na idurugtong sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Sa ngayon, kinukumpleto pa ng pamahalaan ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Before we can start full blasting construction, acquisition of the right-of-way, and utility relocation. So in as far as those two activities are concerned, it's ongoing. Inaasahang makukumpleto ang buong proyekto sa taong 2031. Sa susunod na taon naman target matapos ang Common Station sa North Avenue sa Quezon City. Ito ang magkokonekta sa LRT Line 1, MRT 3, MRT 7 at Metro Manila Subway. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi bababa sa 7 ang patay matapos mahulog sa ilog ang isang school bus sa Syria. Nangyari ang aksidente sa bayan ng Darkush sa Idlib City kahapon. Umabot sa 6 na oras ang rescue and retrieval operation. Ayon sa mga rescuer, karamihan sa mga nasawi ay mga bata. Nasa 20 iba pa ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Ayon sa mga ulat, nag-aaral sa paaralan ng mga batang naulila ang mga estudyanteng sakay ng school bus. Sa Saudi Arabia naman, matagumpay ang naging operasyon para paghiwalayin ang conjoined twins mula Davao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sina Baby Aisha at Akiza ang conjoined twins na napili ng gobyerno ng Saudi Arabia para libreng maoperahan at mapaghiwalay. Magkadikit ang kanilang tiyan at naghahati lang sila sa iisang atay. May cleft palate din si Baby Aisha. Makalipas ang isang buwan mula nang lumipad sila pa Saudi Arabia, naging matagumpay ang operasyon ni na Baby Aisha at Akiza. Dumaan sa 5-stage operation ang kambal na inabot ng 5 oras para mapaghiwalay. Inayos din ang cleft palate ni Baby Aisha. Ang nanay at lola ng kambal, walang mapaglagyan ng saya nang makita na magkahiwalay na ang magkapatid. Sa wakas ay magiging normal na raw ang pamumuhay ng kambal gaya ng ibang mga bata. Parang saya po. Nung nalaman namin na hiwalay na sila, hiwalay na yung ano nila, yung liver, hindi po kami makapaniwala kasi parang ano lang, ang dali lang. Mm-mm. Yun, nagpalakpakan yung mga tao doon, kami naman nag-iiyak kasi hindi namin alam yung ano namin. Sobrang saya po. Sobrang saya. Wala, hindi po talaga ma-explain yung saya namin ngayon. Ngayon, maaano na sila, makakalakad na sila, makakapaglaro na sila, maaano na sila, yung malaya na sila sa isa't isa. Sure. Makakasuot na sila ng mga damit.
na ano, gusto nila, hindi na yung tinatahi, ganun. Kasi sa totoo lang, habang lumalaki sila, pahirap ng pahirap yung sitwasyon nila pag nakikita ko sila. Kasi yung isa, nagiging irritable na eh. Nararamdaman na niya na may kadikit siya. Kilala ang Saudi bilang eksperto at pioneer sa pagsasagawa ng separation surgery sa mga conjoined twins. Malaki ang pasasalamat ng ina ng kambal sa tulong na ibinigay ng gobyerno at sa medical team na nag-opera sa mga bata. Kung susumahin, aabot sa 2 million riyals o katumbas sa 31 million pesos ang operasyon para sa mga conjoined twins sa Saudi Arabia. Yung paghihintay ko po is tapos na. Sobrang ano po, malaking tinik po talaga yung nabunot sa ano ko. Malaking tinik. Nakausap din ng News 5 ang head surgeon na nag-opera sa kambal. Hindi raw sila nahirapan sa operasyon. The team has been, as you know, well experienced. We have been working on conjoined twins for the last 34 years. We used a very modern technology, using the ultrasound knife, using also the laser to minimize the blood loss. Magiging marusog daw ang paglaki ng kambal dahil tutubo naman ang atay ng isa sa kanila. Each one has a part of the liver, and each twin has a part of the liver with its own ducts, and from our past experience, it should grow up in the coming year or two to cover the shortage of tissue. Posibleng makauwi ang kambal matapos ang tatlong linggong pagpapagaling. 2004 ang huling Pinoy conjoined twins na dinala sa Saudi Arabia at libreng pinaghiwalay sa operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakabawi ang San Miguel Beerman sa PBA Philippine Cup Finals kontra Meralco Bolts. Sa Game 2 kanina, lumamang ang Bolts sa first quarter. Tapos nanguna naman ang Beerman sa second, pero nakaresback ang Meralco sa third. Makapigil hininga naman ang mga huling minuto sa fourth period. At sa nalalabing 27 seconds, nakatres si Chris Banquero. Tapos, sa kabila, Marshall Lassiter nagpakawala din ng tres. At tuluyang naagaw ng Beerman ang panalo. Nagtapos ang Game 2 sa score ng 95-94. Nanguna para sa Beerman si CJ Perez na kumamada ng 34 points. Gaganapin ang Game 3 sa Linggo sa Big Dome pa rin sa Smart Araneta Coliseum. Sa iba pang sports news tonight, nabigo naman ang Alas Pilipinas sa kanilang exhibition game sa Korea. At sa NBA, nasungkit ng Boston Celtics ang unang panalo sa finals. Nasa frontline, balitang yan si Ian Suyo. Naka-first blood ang Boston Celtics sa Game 1 ng NBA Finals kontra Dallas Mavericks kanina. First quarter pa lang, hindi na pinagbigyan ng Celtics sa kanilang home court ang Mavs. Nanguna sa Celtics si Jaylen Brown na nakapagtala ng 22 puntos. Ginanahan naman ang nagbabalik na si Kristaps Porzingis matapos magpahinga ng isang buwan dahil sa calf injury. Kumamada naman siya ng 20 points para sa Celtics. Ang final score, 107-89. Top scorer naman para sa Mavs si Luka Doncic na nakapagtala ng 30 points. Nag-ambag naman ng 12 points si Kyrie Irving. Sa home court pa rin ng Boston ang Game 2 na mapapanood sa Lunes. Sa volleyball naman, bigo ang Alas Pilipinas sa exhibition match nila laban sa Korean team na Powerful Daegu. Sa kanilang laban sa South Korea kanina, nanguna ang Alas sa first set. Nag-split pa ang dalawang teams sa third at fourth, pero nasungkit ng Korea ang panalo sa fifth. Ito ang unang laban ng Alas Pilipinas matapos ang kanilang historic bronze medal win sa 2024 AVC Challenge Cup noong Mayo. Bahagi rin ng exhibition match ng selebrasyon ng 126th Philippine Independence Day sa Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz tonight na tayo. Tila may patutsada na naman online ang talent manager na si Anabel Rama. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na hindi lalaban si Anabel Doll kay Barbie Doll na maganda, maputi at makinis. Ang gusto raw makalaban ni Anabel Doll ay si Chucky. Sabay sabi ng alam niyo na kung sino yon. Wala namang tinukoy si Anabel sa post. Pero ang ilang netizens
Napakomet na mga pangalan ni na Barbie Imperial at Sara Labati. Matapos ang hiwalayan ni na Sara at Richard, nalilink ngayon si Barbie kay Richard nang maispatan sila together sa South Korea. Bumabandera naman ang Pinoy Prize sa Star Wars series na The Acolyte dahil yan sa hunk actor at kababayan nating si Manny Jacinto. Kilalanin natin yan sa report ni MJ Marfori, exclusive. Mga kababayan, happy Star Wars Day! Meet Manny Jacinto! In Filipino, Manny Jacinto! Siya lang naman ang Pinoy-Canadian hunk actor na kinakikiligan ngayon sa latest Star Wars series na The Acolyte. OMG! Eksklusibo nating nakachikahan tungkol sa pagganap niya bilang si Kymir. Bago raw maging aktor, naging dancer muna si Manny na nakatulong sa malupit niyang fighting scenes sa serye. Kymir is a very physical person, you know, and just acting in general, I always approach it from the physical aspect, and dance has helped me so much. If I wasn't a dancer first, I don't think I would have been an actor. Super proud si Manny dahil mataas ang ratings ng first two episode ng Acolyte sa Rotten Tomatoes. Not in my wildest dreams, to be honest. Landscape was so different just, you know, 6 years ago. Completely different. The opportunities that I've been given, whether it be Star Wars or other projects that I've worked on, as a little kid, it's like, I never would have imagined. Pinanganak si Manny sa Quezon City, pero maagang nag-migrate sa Canada ang kanyang pamilya. Sa ngayon, wish daw niyang makabalik ng Pilipinas para magsagawa ng acting workshops. So just like pass on the information that I've acquired over the past years and pass it on to a younger generation and inspire them to make the jump over, to come over to Hollywood or to LA. Napapanood ng The Acolyte sa Disney Plus Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Call him Professor dahil ang Big Bang member na si G-Dragon magtuturo na sa isang prestigious college sa South Korea habang si Blackpink Lisa may maikling pasilip sa kanya music comeback. Panoorin natin to. Aura with matching street style outfit at sinamahan pa ng pang hip-hop na background na music. Ito ang bagong trending na TikTok video ni Blackpink Lisa. Maraming na-excite dyan dahil sa caption niya na coming soon. Kaugnay niyan, inanunsyo na rin ng K-pop star sa kanyang Instagram story na maglalabas siya ng bago niyang kanta after 3 years. Wala pang ibang detalye dito bukod sa nakalagay na Lisa at coming soon. Ito ang first music ni Lisa sa ilalim ng binuo niyang record label na Loud. Bukod sa pagiging K-pop star, isa na rin profesor ang Big Bang member na si G-Dragon. Sa report ng The Korean Herald, inappoint si GD bilang visiting professor ng Korean Advanced Institute of Science and Technology. 2 taong magtuturo dyan si G-Dragon. Ayon sa ilang report, magfo-focus si GD sa research tungkol sa ambag ng technology gaya ng artificial intelligence, robots at metaverse sa Korean culture. Super proud naman si G-Dragon sa kanyang milestone, kaya in-story niya rin sa Instagram ang kanyang teaching certificate. Last April lang nang kumpirmahin ng management ni G-Dragon na naghahanda na rin siya para sa kanyang music comeback ngayong taon. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Janna Lipon. Happy Friday mga kapatid! Uy, para naman sa ating pabaong pop-a-good night, agaw eksena ang isang kasalan sa Cavite.
Tama, Maya, kasi nabanggit ko nga kanina, imbes na mga bata ang kanilang flower girls, diba kadalasan mga bata? Correct. Ang mga kinuha nila, aba, mga flower lola! Makikita sa viral video ang pagrampa ng flower lolas, suot ang Pilipiniana. Cute naman. Game na game sila sa paghahagis ng petals. Happy-happy naman ang bride and groom sa mga lola. Kwento ng bride na si Cher Iglesia, walang bata kasi sa pamilya at mga kaibigan nila. Kaya mga lola na lang ang kanilang binida. Pinusuan niya ng maraming netizens. May 1 million views na nga ang video na yan sa TikTok. Cute ah! Inspiration ano para sa inyo. Kasi ako wala na, nakasal na ako. Ito, engaged to. Yun o. Flower Lola. Flower Lola o. Pwede. Flower Ninangs. Or Flower Titas. Andito kami, nagpapresenta kami. Wait lang, hindi ko pa matanggap na tita. Tita, ah, hindi pa ba siya? Ate lang. Tawag ako si Ruth Cabal. Grabe! Hello, Mr. Cabal. Tarot. Yan, yan po ako rin sa isip ko. Minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa pag-ubog ng matalinong opinion. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Bok Edlingao, ako po si Andre Felix. At ako naman po si Mayan Los Baños. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.